Sabi niya, ha ha ha, mister, first of all, presidente at public servant, natural lang siya hanapin. Oo naman, natural na hanapin kasi presidente siya. Pero natural ba yung kakadating lang ng bagyo? Hahanapin niyo agad? Gusto niyo agad? Rumescue siya, gusto niyo agad, salubungin niya ang bagyo. Ano ba si President Bibi? Superhero? Iba kasi kayo. Hinanap niyo nga, pero kung ano-ano naman ang mga pinagsasabi niyo at kung ano-ano naman ang mga pinag-e-invento niyo, pinagsasabihan niyo pa na nasa Japan si BBM. At kung ano-ano pang mga, ewan ko ba bakit ganyan kayo mag-react? Ewan ko no, siguro yung iba pagbagyo, lalo na yung mga antay, excited na excited silang mag-type. Excited na excited silang i-hashtag, no? Nako, Diyos ko. Kung hinahanap si President, hanapin nyo ng maayos. Tsaka kayo mag-ngaw-ngaw, hanapin nyo. Hindi yung hashtag na sana ng Pangulo. Pero, nakahanda na ang paninira nyo. At alam nyo, before nyo hanapin ang presidente, di ba? I-check nyo muna ang LGU, pinakamalapit na LGU. After that, i-check nyo ang mayor. May chain of commands yan. May mga protocol yan. May mga rescuers. Huwag din natin baliwalain ang mga effort, di ba, ng mga nasa ilalim na nagtatrabaho at nagre-rescue sa mga kababayan natin. Gobyerno din po sila. Hindi naman porkit hindi natin nakita si BBM na nabasa sa ulan at nagpabida-bida doon, hindi ibig sabihin noon na wala siyang ginagawa. Buti pa kami dito sa Mindanao. Di ba? Buti pa kaming mga taga Mindanao. Hindi kami pabebe. Ako, laking Surigao del Sur ako. Sa Surigao del Sur, grabe! Kung makadaan ang bagyo doon, di ba? Wagas din, bumagyo doon. Pero never namin hinanap ang presidente. Never kaming nagpaka-OA at nagpaka-tanga na hanapin ang presidente. Bagkos, di ba? Tinutulungan namin ang mga sarili namin to survive. Tinutulungan namin naman, nagtutulungan. Iba kasi kayo, nagtutulungan sa paninira. Hindi naman kayo apektado, di ba? Pero puro kayo reklamo. Alam nyo, kung gusto nyo yung leadership ng ina nyo, na kunwari, nababasa sa ulan, kunwari, pasakay-sakay ng motor, kunwari, nag-ano-ano ng bus, kunwari, visible siya. Tapos na kami dyan sa drama nyo. Tignan nyo sa Yolanda. Pumunta nga si Pinoy pero pinabayaan namang gutom ama. So, trending na naman ngayon si Pinoy. At namimiss daw nila yung leadership ni Pinoy. Char. Imaginin mo mga lords. Sa panahon ng sakuna, sa panahon ng bagyo, sa panahon ng kalamidad, namumuliti ka pa rin sila. At may nabasa ako sa Twitter, nakakatawa sabi niya, I did not voted for Pinoy but turned out to be a great leader. Great leader! I voted to Pidot and he failed on everything he promised. I voted for Lenny, Kiko and the team but they were cheated. Cheated! San banda? 31 minions ko no elected BBM but he can't found. So, unahin natin yung sabi niya, no? Hindi daw niya binoto si Pinoy, pero naging great leader. Sa bagay, standard yan eh. Diba? Hindi natin masisi yung standard nitong isa nito. Kasi kung talagang standard niya is back-to-back na Inidoro, diba? Sirang pintuan ng MRT, LRT, sablay na pagtulong sa mga Yolanda victims, na yung mga donations ng iba't ibang bansa na panis na lang at hindi na ipamigay sa mga biktima ng Yolanda. At mga ribulto lang ang napatay, okay. Hindi natin masisi kung yung standard niya. Kasi ganun talaga pag sanay sa basura. Kaya nga dati okay lang sa kanila, sobrang dumi ng Manila Bay, di ba? Mga basura ang Manila Bay. Kasi mga basura din naman sila. At yung pinakapalpak talaga sa lahat, yung sub-44, di ba? Na walang kamalay-malay, no? Na matay ang, di ba, fallen 44. Pero
sinasabi pa rin nila na great leader. Great leader! Great leader ba yung pinabayaan ng Sub 44? May plug pull pang million-million? Wow, great leader. Yung great leader, pero wala naman tayong ano bang napakinabangan natin sa ginawa ni Pino. At pangalawa, sabi niya, I voted for Tupidot and he failed on everything he promised. Pero, wag ka. Lahat ng presidenteng nagdaan, kung ano man ang achievement ng mga presidenteng nagdaan, isang term lang yan ni President Duterte, tandaan mo yan. Pinaganda, nilinis, at pinaganda niya ang peace and order ng bansa. Mga nakabinbin na proyekto na ang tagal-tagal na. Pero si President Duterte, ipinush niya, ipinatapos niya. For me, yan ang great leader. Itinaas ni President Duterte ang moral nating mga Pilipino. Kaya nga ang taas ng ratings ni President Duterte at mahal na mahal siya ng mga Pilipino. At ito ang pinakabobo at tanga na nabasa ko. Sabi niya, I voted for Lenny, Kiko, and the team but they were cheated. Ha! Alam mo, initiative lang yan eh. Di ba matalino ka? Common sense lang. Since nagsimula ang eleksyon, dihado talaga ang ina nyo. Eto, para may masmasan ka, Mindanao pa lang. Punta ka ng Mindanao. Alam mo ba, Diyos ko, pinagtatawanan lang namin yung ina nyo. Mindanao, solid, ano ka ba? Open your eyes. Open your eyes. Visayas pa. Luzon pa. Eh, paano na yung mga OFW, eh, mahal na mga BBM at Duterte? Hindi mo ba talaga yun na ikonsidera? Iglesia ni Cristo! Sa bagay, ganyan kasi talaga pagtalo eh. Ganyan pagtalunan eh. Bulag-bulagan. So, better luck next time, okay? Kahit ano pang gawin yung pagsasalba, diba? Kahit ano pang gawin yung pagsasalba sa mga dilawan sa ina nyo, at sa mga anti-Marcos, hindi pa rin kayo magwawagi kasi gising na mga Pilipino. Huwag na kayong magpaka-ipokrito, halatang halata. Wala nga kayong pakialam sa Yolanda. Ngayon pa? Great leader nyo pa nga si... Great leader nyo pa nga si Pinoy na ang daming casualties nung Yolanda. Ang daming gutom yung nung Yolanda. Ang tagal naka-recover. Pero great leader nyo. Kunwari concern. Pwe! Good morning mga lords. And keep safe sa lahat ng mga taga Mindanao. Grabe yung pananalasa ng bagyo na dumating, no? Sa may Cotabato area, sa Maguindanao. So mag-iingat po tayong lahat. Grabe lang mga lords, no? Kasi despite sa calamities, diba? Itong mga kakamping, grabe, hindi pa rin sila makamove on. Mas matimbang pa rin sa kanila at iniisip pa rin nila ang pagkatalo na nila. At wala silang kinukonsidera. Diba? Pati calamity, may mga namatay na. Diba? Pero yung kim-kim ng sama ng loob, andyan pa rin. At dito mo makikita gaano kasama ang ugali ng ibang, 'di ba, ng ibang kakamping. Basahin natin. Cotabato 459,000, Marcos 85,000, Robredo. Pass. Ito pa. Click mo hashtag ng Paeng PH. Lahat ng taga Mindanao humihingi ng saklolo. Ang sagot ko sa kanila, sigaw sila unity. Ito pa. Pass rin, mag-shopping na lang ako nang walang remorse. Yan ginawa ko kahapon, lol. Appear, tapos lamon to the max again without any guilt feeling. Ito pa, dusa sila. Hintayin na lang nila yung talano kamote. Agree 100%, I'll keep my money best. Correct. O, diba? Kaya hindi ako naniniwala yung mga ginagawa nila ngayon na angat buhay. Hindi sincere ang pagtulong nila, ginagawa lang yan nila para maangat ulit, 'di ba? Maangat na naman yung mga bangko nila. Pero sa pagdating talaga sa totoong tulong, hindi yan sila tutulong.
Tutulong yan sila kung may pakinabang ka sa kanila, pero pag wala, hindi kanila tutulungan. Kaya kayo natalo kasi gusto nyo pala pag tumulong kayo, may balik in return. Sobrang nakakaawa yung mga tao na yan, ano? Pare-parehas lang tayo, kapwa Pilipino. Ang eleksyon tapos na. May nanalo na, nakapag-desisyon niya, pero kayo, hindi pa rin kayo makamove on. Ang eleksyon, we have the freedom to choose and we need to respect kung sino ang pinili ng tao. At hindi mo kailangan i-connect at hindi mo kailangan dalhin palagi ang pagkatalunan nyo. Lalo na ngayon, instead na tumulong kayo, ang iniisip nyo, paano gumante, paano makabawi. Kaya kayo natalo kasi sa mga ugali nyo. At huwag kayong mag-alala, DSWD na ang bahala. As if naman, malaki tinulong. So, heto na naman tayo, no? Trending na naman ang hashtag nasaan ang Pangulo. At ang pinaka nakakatawa, itong mga nagpapatrending ng hashtag nasaan ang Pangulo, eh hindi naman taga Mindanao. At isa pa, wala namang mga naitulong sa Mindanao, panggulo lang. Di ba, nang iinis lang, nag-iingay lang. Nakakalungkot lang mga lords kasi parang naghihintay talaga sila ng kalamidad. Di ba, para siraan ang administrasyon. Di ba, para ipagmukha na naman sa mga tao na walang ginagawa ang administrasyon. Actually, lumang tugtugin, ginawa rin nila yan kay President Duterte. Hoy, mga bopols, no? Kasi actually, yung ibang mga nagre-reklamo, nasa Luzon lang naman. May specific agency ng gobyerno na po ang nag-a-under control pag may bagyo, pag may sakuna. May LGU pa. May mga mayors pa sa kada cities na nasalanta. Bakit didiretso kayo na hanapin yung Pangulo? Wala talaga kayong alam sa management. Di ba? Wala talaga kayong alam paano i-manage yung isang, di ba, yung isang certain situation. So, anong gusto nyong mangyari? Salubungin ni BBM ang bagyo. Higupin niya lahat ng baha agad. Eh, may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Kami nga dito sa Mindanao, hindi nga kami naghahanap ng Pangulo. Kami po ay kusang bumabangon sa mga sarili namin, nagtutulungan. Eh kayo, di ba, yung mga anti-Marcos at anti-gobyerno, konting aray lang, ngaw-ngaw na, konting kibot lang, iyakin na. Tigil nyo na yan! Di ba, ginawa nyo rin yan sa, kay President Duterte, gagawin nyo ulit kay Marcos, lumang tugtugi na yan! Tapos, biglang isisingit na naman yung ina nila. Luma na yan, lumang style na yan, hindi na yan kinakagat ng mga tao. Ang gawin nyo, tumulong na lang tayo, tumulong na lang kayo. Kami ngang mga taga Mindanao, hindi nga nagre-reklamo, never namin hinanap ang Pangulo. Eh kayo, hindi nga kayo apektado, pero kayo pa yung puro reklamo. Tandaan nyo, kahit dati pa, diba, may mga malalang calamities like Yolanda. Si BBM andun! Andun siya! Hindi pa nga siya presidente at the time eh. Niwala nga siya sa gobyerno at the time, pero andun po siya. Hindi katulad ng binibida yung ina nyo, tumutulong lang para gusto maging presidente at masalba ang mga Aquino.